And then, kinakabahan ako kasi, parang habang numinit pa siyang Google AdSense na nandun sa first office, is parang wala na naman yata ako makukuha ang Google AdSense. Yung ganun yung nasa isip ko. Pero kanina, nung sinabi kanina ng babae na, manalo, Rainiel. This is it. Nakuha ko na yung Google AdSense ko. So, eto siya. So hi guys, my name is Rainiel Manalo and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is sobrang saya ko. Hindi lang halata sa aking pagkasalita kasi medyo nahihirapan ako magsalita. Pero sobrang saya ko because meron akong isang blessing na natanggap. Actually this blessing kasi is sobrang tagal na nitong dumating pero hindi ko po talaga siya totally nare-receive. So kanina, so nagpunta ako ng school and then naglasi ako doon. Doon ako nag-online. And then may importante akong kinuha sa school. And then after that, is nag-decide na akong umuwi. Which is around 4 PM na ako natapos sa ginagawa ko sa school. And then bumiyahi ako. Habang mabiyahi ako, napaisip ako. Bakit kaya hindi ko itry na puntahan yung gustong-gusto ko nang makuha. Which is tinry ko na siya dati. Pero lagi akong bigo. Kahit na sinasabi sa akin ni YouTube or ni Google na already sent or na-sent na daw or na-mailed na yung aking Google AdSense. So kanina, hindi ko alam bakit parang hinahatak ako ng paako na pumunta sa first office para itry ulit na tignan kung dumating na yung Google AdSense ko. Kasi the Google AdSense is isa sa mga pinapangaral ng mga simpleng YouTuber like me na kung saan tinry kong pumunta. Pasensya pala sa background ko, parang akong kinukuha ng langit because hindi ko pa naayos yung ilaw, hindi ko pa na ililipat sa gitna. But anyway, back to the main topic, sobrang saya ko. As in, sobrang saya ko, hindi ko ma-explain yung saya ko kanina. Hindi ko na na-videohan kung paano ko kinuha, kung paano ko nagpunta doon. Basta nagpunta lang ako doon. Tinry ko lang. And then, kinausap ko yung babae sa post office na lagi kong kinukulat kung meron na po bang dumating na Google AdSense para kay Rainiel Manalo, which is taga Peña Francia. Tinatanong nila ako ano yung lugar ko. And then kanina, chinek nila. Tingin-tingin. And then, kinakabahan ako kasi. Parang habang numinit pa siyang Google AdSense na nandun sa first office, is parang wala na naman yata ako makukuha ang Google AdSense. Yung ganun yung nasa isip ko. Pero kanina, nung sinabi kanina ng babae na manalo, Rainiel. This is it. Nakuha ko na yung Google AdSense ko. So, eto siya. Ayan siya. Hindi nakita sa ilaw. Medyo maliwanag. Pero, hawa ko na yung Google AdSense na meron tayo. Actually, sobrang tagal ko itong pinakirapan ko to. Actually. Sobrang tagal ko itong nakuha. As in, kinrate ko yung YouTube channel ko nang wala lang. Kumbaga, year 2019, balikan natin, nag-try akong gumawa ng YouTube channel. Pero, sinasabi ko lang sa sarili ko, gagawin ko yung YouTube channel na ito because i-upload ko lang yung mga activities sa school, nung face-to-face pa, para at least balang araw may babalikan ako pagtanda ko. Pero, inaral ko sa YouTube, nakikita ko yung mga ginagawa ng mga simpleng YouTuber, nag-start sila sa mga ganon. Inaral ko, nag-try ako ng mga videos na in-upload ko na nakaka-copyright ako na bawal pala yung ganun. Hanggang nag-decide ako na seryosohin ko tong YouTube channel na mayroon ako, which is hindi ko naman mapipigilan yung ibang tao na magbibigay ng negative comments because hindi naman talaga ako magaling na vlogger or hindi naman talaga ako magaling pagdating dito sa video. Actually, pagka nag-filming ako or nagre-record ako ng video, nahihiya ako. Iniisip ko, baka napapakinggan ako ng habit bahay ko, etc. Baka nakakabulabog ako. Kaya kung mapapansin ninyo, nag-record ako madaling araw, gabi, yung wala ng tao, wala ng or sabihin na natin natutulog na yung mga habit bahay ko, etc. Yung mga ganun. Pero eto na. 2019, nag-start ako mag-YouTube. And then, sabihin na natin, 2020, hindi ko pa rin nakuha yung requirements YouTube, which is dapat 1 year.
kinakabahan ako kasi baka mabaliwala yung pinaghirapan ko. Dumating yung 2021, wala pa rin. Pero, pabugso na yung 2021, ito na yung pinaka nakakatuwa because na-hit ko yung requirements ni YouTube, which is the 4K hours and then 1,000 subscribers. Actually, subscriber, hindi ako nahirapan. Sa watch hour lang. Sorry, nahihirapan ako magsalita. And then, nung na-approve siya, first attempt ko, na-decline. I don't know why. Sabi sa akin, kailangan ko dulinisin yung YouTube channel ko, which is ginawa ko. Second apply ko ng, ayun nga, para ma-verify, para ma-approve, para magkaroon ng AdSense. Thanks God, because February 2021 is nawala yung magiging broken-hearted ko because, ayun, finally, monetized na ako. Isa sa pinaka-masayang nangyari sa buhay ko yun nung na-monetize ako. Siyempre, lahat ng pagod, paghihirap, or lahat ng mga sumubaybay sa akin or nag-support is doon ko talaga naramdaman na meron talaga sumusupport sa akin kahit na papano and very happy because may mga tao kapag nagpa-post ako, nararamdaman ko na sumusuporta sila, which is yung mga subscriber na mayroon ako. So maraming maraming salamat sa 1,600 subscriber na mayroon ako because dahil sa inyo na monetize ako at na-receive ko tong Google AdSense na pinapangarap ko. Actually, dati hindi ko pangarap yung ganito na magkaroon ng YouTube channel, i-push tong Google AdSense, magkaroon ng monetization or etc. Pero pinagpatuloy ko because siguro dahil tawag na rin ng kagustuhan. Dito ka nag-e-enjoy. Sabi nga nila, kung hindi ka marunong sa isang bagay pero gusto mo, ipagpatuloy mo hanggang makuha mo ng makuha at practice mo yung sarili mo at matutunan mo yung mga bagong dapat mong sabihin natin yung matutunan mo yung mga gusto mong gawin na akala mo hindi mo kaya. And then sa mga tao na nahihirapan makuha yung requirements sa YouTube, which is the 4K hours, 1K subscriber, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kada taon, hindi problema yun. Ibig sabihin, hindi pa natin time, kagaya nangyari sa akin, pero hindi hihinto yung panahon sa mga ganong moment. Darating yung panahon na makukuha niya rin yung mga nakuha ko sa araw na to. So, back to the main topic, kailan ba ako in-email ni Google AdSense. September 7, 2021, in-email ako ni Google, which is napadala na daw sa first office or na-mail na daw itong Google AdSense ko. So, nag-intay ako because nakalagay naman doon na 2 to 4 weeks bago ko siya ma-receive na ipapadala dito sa bahay. Nag-antay ako pero wala ako na-receive. So, after 4 weeks, nag-decide ako na pumunta ng first office. Wala pa rin. Second time, sinabi ko kanina, napunta ako, wala pa rin. So, sabi ko, hala, malapit na. Kasi meron tong expiration, which is February, bibilang ka ng 4 na buwan. Kapag naka-4 na buwan ka, lahat ng pinaghirapan mo mawawala. Or sabi na natin, babalik ka sa zero. So, bibilang ko September, October, November, December, January, mawawala na siya. Which is magde-December na, magkapasko na. Sayang yung pinaghirapan ko. So, pinush ko, magpunta ako ng post office. Tawang-tawa ako kanina kasi binigay na sa akin sa Google AdSense. So, ano ba yung gagawin natin for today? So, dahil ito na yung Google AdSense ko, yung pinakamimithi ko, talagang gustong-gusto kong makuha, is bubuksan natin, and then, i-verify na natin ngayon para ma-encode ko na yung PIN na kung saan ito yung kailangan ko. So, start na tayo. So, magka-prepare tayo ng eto, laptop. Yan. Dito ko i-encode yung Google PIN AdSense. So, paano nga ba ito i-open? Actually, madali lang naman siyang buksan. Kung mapapansin nyo dito, remove side edge first. So, may mga ano naman siya dito, nakalagay sa gilid kung paano mo siya tatanggalin para mabuksan. So, ayan siya guys. Actually, mayroon naman siyang palatandaan or mga arrow. May guide siya. Kaya madali siya mabuksan. Pasensya na talaga sa ilaw ko, ha?
And then yung AdSense na to, itatago ko to. So may isa pang size. And then po pala yung pin, wag na wag ninyong ipapakita sa iba, syempre. Ito kasi ay, sabi na natin, dapat ikaw lang yung nakakaalam. So ito po yung pinaka envelope niya. And then sa loob, may nakalagay na OMG. Finally! So nakalagay dito, Google AdSense, your Google AdSense personal identification number or PIN. Welcome to the Google AdSense. To enable payments for your account, please follow this step. So merong step na nakalagay dito sa loob. Meron siyang step 1, 2, 3 hanggang 4. So step 1, basahin lang natin. Sign in a Google AdSense account with www.google.com.adsense. So dahil nakakapag-login naman ako sa AdSense ko at available na siya sa aking Chrome, mamaya bubuksan natin. So, doon mo tayo sa step 1. Don't worry kasi naka-record naman dito. So, step 1, sundin natin yung step 1. So, sabi dito, sa step 1 is, punta ka lang sa Chrome or sa anumang browser yung ginagamit mo. And then, type mo lang yung www.adsense. Actually, kahit hindi ko na siya i-type, dahil lagi ko naman itong minomonitor, lumalabas na siya. So, ayan, it's automatically nag-open ng Google AdSense because lagi ko nga siyang ino-open. And then, makikita nyo dito yung pinaka-main account ninyo na kung saan nakalagay din dito yung balance, the payment account, the feedback, the blocking control, and etc. And then, the to-do list. Ano ba yung to-do list na ginagawa? To-do or list na gagawin natin? Verify your billing address. So, kailangan natin i-verify yung billing address natin. How to verify? Kailangan nga po natin ng PIN number. So, step 1 na tayo. So, na-click na natin si Google AdSense. Na-open na natin yung website ni Google AdSense. So, next step is step 2. Click the gear icon or yung sabihin na nating settings and select payment. So, eto siya. So, select payments. And after that, step 3. In the left navigation bar, click amount information, then click verify address. So, ayan. And last step, step 4, enter your PIN. It is appear on the right and click submit PIN. So yung PIN niyo is like for example, ito yung side ng step. Andito yung PIN sa gilid ng envelope. So nakalagay dito yung PIN. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits. So kinakailangan maging, ano ba yung tawag dito? Maingat tayo sa pag encoder pagka-type ng PIN because napakasela ng PIN na to. So, ayan, enter na natin yung PIN, verify. Okay. Enter PIN, we mail to your billing address. So, sabi nga dito, enter natin yung 6-digit number. Na kung saan dito sa 6-digit number is mayroon ka lang 3 remaining attempt. So, kinakailangan huwag ka magkakamali sa 3 beses ng iyong attempt. So, type na natin. Tatakpan ko na lang yung PIN ko. And then, pasensya po pala sa maingay kasi yung mga pusa ko, kinulong ko muna kasi nagtatalunan sila kanina, hindi ako mapakali. So, dahil na-encode na natin, na-type na natin yung PIN. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama naman yung PIN na nakalagay dito. And then, nakalagay naman dito, submit PIN. So, once you submit, ayan. So, nakalagay dito, submitted na siya. Sobrang saya ko kasi verify your identity, confirm your personal information to get account and ready to receive payment. So, address is verification complete. So, meaning to say, dahil na-encode na natin yung Google AdSense, it's finally na kung saan kapag gusto mo nang kuhain yung sahod mo kay Google AdSense, is makakuha mo na yung sweldo na pinaghirapan mo. So,
ito lang sasabihin ko para to end this video. Sa mga nakakapanood nito, ay hindi ko to ginawang hindi ko ginawa yung video na to para mang-ingget. Ginawa ko tong video na to para maging ma-inspire yung ibang tao na kung hindi nyo pa nakukuha yung AdSense ninyo or hindi pa kayo naman monetize, isipagpatuloy nyo lang yung ginagawa ninyo. Walang masama kahit na tayo ay tumagal. Ako tumagal ako ng 2 years mahigit bago ako ma-monetize. Pang 3 years ko na to bago ko makuha yung Google AdSense ko. Pang 3 years ko na to sa 2022, na finally complete or verified address na yung meron sa ako. So guys, thank you so much sa lahat ng mga sumusuport and those people naman na hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to click subscribe and also isama mo na yung notification bell para kung mag-upload ako ng mga latest video is you are all updated. And then baka walang po pala ha. Sa mga per parents po pala dyan na nag-aalaga ng mga pusa, aso, is i-visit nyo lang po yung Shopee account ko or Shopee shop ko. Ilalagay ko lang po yung link dyan sa description box. And then kung may mga gusto kayong bilhin sa Shopee shop ko is sobrang saya at ako ay kikita. So, paki-follow na rin po kagaya ng pag-subscribe nyo sa aking YouTube channel. So, once again, thank you so much guys for watching this video. Mabuhay kayong lahat. God bless you all.